Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating sagradong misa, paggunita kina San Dionisio, obispo at martir, at mga kasamang martir. At mapalakas natin ang loob ng ibang mga humihingi ng tulong sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal, sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo sina San Dionisio at mga kasamahan para ipahayag sa mga bansa ang iyong kadakilaan. At pinatibay mo sila sa pagtitiis ng mga pahirap ng kaaway. Ipagkalo mong sila'y aming matularan sa pagtalikod sa kaluwagan sa buhay at sa lakas loob ng pagharap sa kahirapan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ng Hosapat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama, gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Anupat nanginginig ang lupa't langit, subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay-ubasan ang mga bundok.
Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoo ay magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoo ay magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong pagdalo kahapon, napakakapal po ng tao, araw ng Biyernes.
At patuloy po tayong nagdarasal bagamat gayon din ang mga nag-aalala para sa kanilang mahal sa buhay sapagkat may sakit sila, patuloy po tayong magkabuklod sa panalangin para sa kanilang kagalingan. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Propeta Joel, bagamat hindi popular na propetang ito, hindi naman yun sa tao kung hindi yung mensahe. Darating ang araw ng katarungan. Huwag akalain ng palalo at makasalanan ba namamayagpag ang mga makasalanan, sila ang nagahari sa mundo. Sabi ng propeta, sa dulo ang araw ng Panginoon, ang araw ng katarungan, ang mga umabuso, ang mga nagsamantala, ang mga gumamit ng kanilang kapangyarihan upang apihin ang mga mahihina, gaganti ang Panginoon. Aayusin, iwawasto, itatama niya ang mali. Maghanda. Kaya may Diyos eh. Hindi maaaring manalo ang masama. Yan ang sabi ng propeta. At ang mga tapat, ang mga may takot sa Diyos, isasama sa kalwalatian, sa pag-akyat sa bundok ng Siyon. Ating ebanghelyo po ayon kay San Lucas, Sabado ngayon, patungkol sa mahal na Birhing Maria. May nagsabi, may sumigaw, pinagpala ang babaeng nagdala sa iyo, sa iyong sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Patungkol yun sa mahal na Birhen. Ano sabi ni Jesus? Patungkol din kay Maria ang sinabi ni Jesus. Tama yan. Ngunit mas mahalaga siyang nakinig sa salita ng Diyos at tumalima dito. Hindi dahil si Jesus ay nasa sinapupunan ng mahal na Birhing Maria sa siyam na buwan, kung hindi doon sa anunsasyon nung hinatid Brel kay Maria ang mabuting balita, siya ay magiging ina ng Diyos. Si Maria ay bukas. Siya ay buong buhay niya, bago pa dumating ang anghel, handa na siya, bukas na siya para ang salita ng Diyos. Pinagnilayan niya, pinaghahandaan niya, ay sumakanya at sa instrumentalidad ng Arkanghel, ang salita ay nagkatawan tao sa kanya. Pinagpala ang mga nakinig sa salita ng Diyos at sumunod dito. Yan ang pinakamagandang katangian ng mahal na Birhing Maria na pinupuri ng kanyang anak, si Jesus. Pinagpala ang mga nakikinig, umuunawa, sinisikap mapa sa kanila, sinisikap pumasok sa kanilang buhay ang salita, at sinusunod, tinutupad, tumatalima, nagiging tapat, sinasabuhay ang salita. Bilang pangwakas, buwan ng Oktubre, magdasal po tayo ng Santo Rosario. Ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama, mananatiling sama-sama. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, ni San Jose, ni San Dionisio, at mga kasamang martir, isa pang santo para sa araw nito, si San Juan Leonardi. Nawa po, tayo rin, tularan si Maria, tumatalima, sumusunod, nakikinig, sinasabuhay ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalihin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. Tugon po natin, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok ng puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos ng may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan, nakasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga ala-ala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumimig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayon ang mga martir na si San Dionisio at mga kasama ay ginugunita. Ang paghahain ito ay nagpalakas sa kanilang loob sa gitna ng tiisin at magdulot nawa ng katatagang harapin natin. Ang mga suliranin iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Dionisio at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matula sa sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Dionisio at mga kasamang martir, si San Juan Leonardi, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kumunyon tayong lahat
Maglod tayo sa Diyos, tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y tay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y tay saya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kaloob at ang tinanggap naming iyong bigay. Ngayong ginugunita ang mga martir na sina San Dionisio at mga kasama, ay magdulot nawa sa amin ang kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nululhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinating at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw liibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.